Magandang araw mga kapwa Tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si SK Beng Maximo at narito kami upang magatid ng updates, announcements, mga reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, May 11, ang ating tatalakayin ay ang mga sumusunod. City Government offers veterinary teleconsultations for Tagiganyo pet owners, violations report, COVID-19 case update at vaccination update sa lungsod ng Taguig. City Government offers veterinary teleconsultations for Tagiganyo pet owners. Sa pagpapatuloy ng lungsod sa pagbibigay ng kalidad na serbisyo, pinapaalala ng lokal na pamahalaan na bukas ang linya ng Taguig hindi lamang para sa pagpaprioridad ng ating pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa pagbibigay kalinga sa ating mga fur babies. Ang Vet Telemedicine ay isang virtual care solution na magbibigay ng pagkakataon sa mga fur parents na kumonsulta sa mga veterinarian sa pamamagitan ng mga mobile phones. Ito ay inilunsad upang mapadali ang pagbibigay ng tulong sa mga pet owners nang hindi na lumalabas sa kanilang mga kabahayan. Maaaring tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong screen Monday to Friday simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para naman sa violations report, narito ang violations report as of May 10, 2022. Para sa ating COVID-19 case update, nakapagtala ang ating City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update ng lungsod ng Taguig as of May 10, 2022. Para naman sa vaccination update ng lungsod as of May 10, nasa inyong mga screen ang bilang ng mga individual na nabakunahan na, nakatanggap na ng first dose at ang bilang ng mga fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Ang lahat ng mamamayan na may edad 12 pataas at ang mga batang may edad 5 hanggang 11 years old ay maaari na ring irehistro at magpaschedule ng vaccination gamit ang trace. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter naman at I Love Taguig 1. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya, ngunit pinapaalalahanan ng bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong protektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask kung nasa labas, panatilihin ang 1 metrong physical distancing, maghugas at magdisinfect ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar. Ang Taguig Green ay laging nakahanda para sa inyong mga concern ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari lamang tumawag sa ating telephone number na 8789-3200 at mobile phone number naman na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotlines rin ang bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede ninyong tawagan. Pinaalalahanan ng Taguig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa ating Taguig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE. Pumunta lamang sa trace.taguig.gov.ph, mga TRACE kiosk sa inyong mga barangay o sa pamamagitan ng house-to-house registration. Habang iniintay ang inyong kategorya na magbukas, ang TRACE application ay magsisilbing basehan para sa pagpapabakuna. Para naman sa mga latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.taguiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan na panatilihin pa rin ang pagbabayanihan sa ating lungsod habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 1 at sumunod sa mga alituntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli, ako po si SK Beng Maximo at ito ang Taguig City Daily Report. Maraming salamat po.